Hello guys, good morning, this is Nitan, and welcome back to our channel. Guys, sa mga katulad kong supporters ni Ethelem, andito naman po ako. Andito naman yung likod para ipagpatuloy yung pagsusuporta sa kanya bilang isang tagahanga at bilang isang defender na rin. At ito nga guys, ang topic natin ngayon is mayroon mystery caller. Actually, na panood nun siguro yan sa social media, sa Facebook. May tumawag kay Sikyama. Yes! May tumawag! Alam niyo kung sino yun? Diyos ko yung mga batters dyan. Kung ano naman sasabihin. So bago natin ipagpatuloy yung kung sino ang tumawag sa kanya, intro muna tayo. So ayan na nga guys, may tumawag kay Sikyama. Nakakalungkot lang isipin na yung kanyang boses na namimiss na natin ng matagal, diba? So hindi siya tulad nung dati na talagang na makita mo na napakasaya, pero yung sa boses na yun na napakinggan ko, parang hindi siya ganun kasaya sa mga nangyayari. So para magkaroon kayo ng idea sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo itong video ni Sikyama. Hello? Hi? Hello? Tapos ko lang kumain. Ma'am Yama? Yes? Ma'am Yama? Yes? Concern yung caller lang, hindi ako magpapakilala, pero alam kong marami nakikinig sa akin. Gusto ko lang makarinig na ate ko na mahal na mahal kita ate. Kaya ba nung ginawa nila sa akin, kung mabiling hindi siya ganyan. Kaya ko to. Basta, ang ako, kahit pa paano. Pero pinibigyan nila ako ng 15 minutes every one week na makatawag sa pamilya ko. So wala akong mga contact number na matatawagan sa ibang kanya. So, ate ko, 33 years. Miss ko yung yakap ko. Sana, pagkaayos na lahat, yakapin mo ulit ako. Gusto kong maramdaman ulit yung yakap ng isang ate. Kanyang kapatid. Yun lang. At marami sa naman. Thank you. Sa Kiyama, sa pagkakata. Maraming ka naman. Thank you. Okay, ito kami. Bye. Bakit daw siya? Sino ba yung ate mo? Nakalimutan ko itanong kung sino. Diyos ko, naluloka. Teka nga, matawagan. Ba't may aakit? Diyos ko, Lord. Ano ba't naiiyak ako? Ibig sabihin may 15 minutes na pwede makausap ang pamilya. Oh, okay. Hello, Mami. May tumawag sa akin. May tumawag sa akin. May pinaparating na ano. Naka-live ka, diba? Yes, naka-live po ako. May tumawag sa akin na ayun nga, may tumawag sa akin, Mi. At ang sabi, sabihin ko daw sa'yo na gusto niya daw ulit maramdaman yung yakap. Sino ba yung niyakap mo? Diyos ko. 33 years. Yes. As I've told you the first time na lumabas ako, di ba? Kaya nga. Yeah. Wala siyang connection daw na makatawag sa ganyan-ganyan. Ano ba yun? Grabe naman. Nasa loob pa rin. Nasa loob ng bahay. Hintayin ko siya. Hintayin ko siya yun. Huwag na kayo mayak, Mi. Di ba dapat matatag tayo? Dapat matatag tayo. Basta, sabihin mo, mag-ingat siya.
nagtatag siya. Yeah. Tapos may tumawag pa sa akin isa, sabi niya, kamusta na daw yung ano, yung negosyo sa skin fuel, nagagagaganon. Eh, binaba naman ako kagad. Tapos ito nga, itong huli, may tumawag nga sa akin na sabihin ko nga daw sa atin, yeah, ha, na miss na miss niya na nga daw. Gusto niya daw ulit maramdaman yung yakap ng isang ate, ng kapatid niya, dugo at laman niya. Ba't umiiyak kami? Wala siya umiiyak. Pwede gagawin. Mami, ba't ka umiiyak? Huwag ka umiiyak. Gagawin natin yan. Mm-hmm. Pagpatuloy lang natin yung pagdarasal para sa mas mabilis na pagbukas ng Mentos. Mami, tawagan kita ulit. Wait po, wait lang. Bali matagal na kayo hindi nakita niya ni Ken Ichi. Ha? Si Ken Ichi, tagal na kayo hindi na gano'n niya. Edsa pa. And you saw Chi. Ako twin. Thank you. Yun na yung ulit. Eh, yun nga ang gusto nung caller na sabi niya, kung maaari nga daw na iparating ko daw sa inyo na gusto niya daw ulit maramdaman yung yakap ng isang ate. Yun yung sabi. Chikulit. Pero sulit naman yung pagbabantay ko sa mga vlogger everyday magsimula pag-iisip ko mga tulad ko. Kasi talaga binantay ako. Hindi, si Mami MCM to. Hindi to si, ano, ayan, no, si Mami MCM, kausap ko. Si Mami MCM. Anong masasabi niyo doon, May? Kay Ken? Kenichi? Mahal na mahal ka ni Unesan. Kenichi. Ayo. Huwag ka na umiyak, babe. Ba't ka ba umiiyak? Tinawagan ka lang. Gusto ko mayakap, babe. Huwag nang iyak. Hindi, kanina pa yan. Kanina pa yan. At saka alam nyo ba? Alam nyo ba? Diba? Alam nyo ba na sa kabila ng lahat, sa kabila ng lahat ng mga nangyari, hinahanap niya pa rin yung ano, yung pagpapatawad. Diba? Sa puso niya. Diba? Hinahanap niya pa rin. Talagang ano, napakababa ng loob. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, mahal niya pa rin yung mga tao. Ganyang kabuti ang kalooban. MB Lopez Nurse PH. Uy, salut po sa inyo. Ang mga ating mga dakilang front. So ayan na nga guys. Yan yung ula. Siguro naman, nasaipo nyo kung sino yung boses na yon. Yung mahiwagang boses na tumawag kay Sikiyama. Diba? So guys, sa mga katulad kong supporters ng FLM, tuloy lang tayo. Samahan natin siya sa kanyang laban at huwag tayong bibitiw. Huwag tayong suko hanggang sa huli. Ano man ang kinatnan, ano man ang kahinatnan ng magiging yugto ng kanyang buhay, ika nga, patuloy pa rin natin suportahan. Hayakan natin yung mga pastors na yan. Actually, ako natutuwa talaga kasi nung nakaraan araw, nakapanayam ko yung mga ibang supporters ni FLM. Yan. So, nagano'n kasi, nag-live kasi yung isang idol natin. At pinayagan naman niya akong makaakyat, maging ka-co-host niya doon sa LS niya para sa mga nag-YouTube LS. Yan. So, marami kami pinag-usapan doon. Marami kami pinag-usapan, tawanan, mga kwentuhan regarding doon sa idol natin, si FLM. So, nakakalungkot na isipin guys na yung taong wala naman siyang ginawa
na masama. Diba? Kung tutusin, saka kung isipin mo ang ginawa lamang niya, tumulong sa ibang tao na nangangailangan. Nung panahon ng kasagsagan ng pandemya, subalit, hindi pa rin siya tinatantanan ng mga liputang nilalang na hindi mo alam kung bakit ganun na lang sila kagalit sa tao na yan. Dahil ba sa inggit? Dahil ba sa mga nasapawan sila? Diba? Kung ano ang mga pinaparatang na hanggang ngayon nga hindi pa naman napakatunayan na dapat nga ipaupaya lang nila yan sa husgado. Diba? Sa batas. Kaya nga may batas. Ipaubaya na lang nila yan. Kaya hanggang ngayon hindi pa siya kinakanta ng mga tangingot warriors na yan. Kung ano-ano pa rin yung mga binaba. Kaya tignan mo sila. Ikakagulo doon sa kabila. Nag-aaway-aaway. Kasi bakit? Hindi siguro nagsishare-share-share ng mga impormasyon na pupulot nila. Kayo iba nagagalit kasi hindi binigyan. Wala sa content. Walang content na magigawa against kay FLM. Hindi tulad nung sabi nga namin. Nakamusapan nga namin doon na nakakatuwa itong mga supporters ni Francis Leo Marcos. Kasi kahit nga ganun na nangyari sa idol natin, tayo nagkakabuo pa rin. Diba? Buo pa rin ang ating samahan, pagtutulungan, pagsusuporta sa ating idol na si Francis Leo Marcos. Wala sa ating issue na ganyan sa kanila tulad nung sa kabila na nag-away-away na. Kasi nga, hindi binibigyan yata ng impormasyon yung iba. At yun, walang may gawang content. Itayo kasi dito, kung ano talaga yung mga nasa sa loobin natin, di ba? Kaya mahirap kasi pag gumawa ka ng content na may pinukunan ka, may pinukuhaan ka ng impormasyon na paano yung impormasyon ni mali, di ba? Itayo dito naman kung ano lang yung mga nasa sa loobin natin, yun. Ano ba ang pagkakamali? Mayroon bang malaking pagkakamali si FLA para ganunin nila? Ngayon nga, nasa kulungan na hindi pa rin tinatantanan. Kaya masabi ko lang sa mga FLM supporters, mga defenders, tuloy lang ang laban, tuloy lang tayo, walang iwanan, tuloy lang tayo hanggang matapos ang laban niya. Ano man ang maging resulta, tuloy pa rin tayo. So guys, hanggang dito lang po ito at maraming salamat sa mga kabay kong OFW. Maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo dyan lagi. At huwag nyo rin po kakalimutan mag-like, mag-subscribe at click na rin po yung notification bell para update kayo pag may bago akong video. At support nyo rin po dito sa channel namin. Maraming salamat hanggang sa muli po. God bless us.